Labis ang kabang nararamdaman ni Cassie habang naglalakad papasok sa malaking hallway ng Montemayor Law Building. Hindi man ito ang unang araw na nagtrabaho siya bilang assistant sa isang malaking kumpanya, pero kinakabahan siya. Ang kaibahan kasi ay ang kalaban na abogado ng kanyang ama ang pagtatrabahuhan niya. Kailangan niyang gawin ito para lamang sa kapakanan ng kanyang ama. Ayos ka lang ba, Cassie? Tanong ni Eileen. Kanina pa ito salita na salita. Ngunit nakalutang naman ang kanyang isipan. Ha? Oo naman. Nahihiya siyang umiti kay Eileen. Ano nga ulit yon? Sabi ko na nga ba, di ka naikinig. Ang sabi ko, may meeting tayo mamayang alas 10. Kailangan andun ka para makilala mo ang makakasama mo sa trabaho. Lalo na't unang araw mo ngayon. At balita ko, aaten daw ang pogi nating boss mamaya. Kinikilig na saad ni Eileen. Napailing na lamang si Cassie habang palabas siya sa malaking elevator. Ano bang meron sa boss natin at parang big deal na makita niyo siya? Sabay-sabay nilang inilapag ang kanilang kagamitan sa kanya-kanyang lamesa at umupo. Alam mo, Cassie, mamaya sa meeting natin, doon ka makakakita ng isang mala-adonis na kagapuhang lalaki. Kumbaga sa pagkain, package na. Wala ka nang hahanapin pa. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ng babae habang nagkukwento. Para itong teenager na excited makita ang high school crush niya. Kaya pati na rin si Cassie, gusto na rin tuloy makita ang mukha ng amo nila. Nagtataka siya kung bakit gano'n na lang kagusto itong makita ng iba. Matapos ang lunch break ng trabaho, agad pumunta si Cassie sa loob ng meeting room kung saan kasama niya ang iba't ibang officers ng department. Wala pang minuto, nagsimula na agad ang meeting at tahimik lang na nakikinig si Cassie sa gilid. Are you nervous? Agad tinignan ni Cassie ang lalaking katabi niya na magsalita ito. Base sa natatandaan niya, isa itong sekretarya ng kabilang department. First time mo? Agad siyang umiling. No, this is not my first time. Pero bago lang ako dito kaya medyo naninibago ako sa nakakasama ko. But yeah, I think masasanay din ako. Ngumiti siya sa lalaki upang ipaalam na ayos lamang siya. Yeah, you're right. Masasanay ka din. By the way, ako nga pala si Mark. Inilahad dito ang kanang kamay sa kanya upang makipag-shake hands. And you are? Agad naman itong tinanggap ni Cassie at nagpakilala din. Cassie, assistant sa law department. Nagagalak ako makilala ka, Mark. Matapos ang maikling interaksyon ng dalawa, nag-focus ulit sila sa pakikinig habang nagsasalita ang head department. Bigla ito napatigil na may kumatok sa labas ng pintuan at pumasok ang isang hindi kilalang lalaki. Good afternoon. Pasensya na sa abala. I'm Jazz, secretary ni Mr. Blake. I'm here to announce to all of you that the boss is here. Kasabay ng pagtigil ni Jazz, bumukas agad ang pintuan at pumasok ang isang pamilyar na aura ng lalaki na nakita ni Cassie. Malinis ang pagkakagupit ng buhok nito habang nakasuot ng black long sleeves. Bakat na bakat din ang abs nito sa suot nitong damit. Kaya naman halatang maalagain sa sarili ang lalaki. Good morning everyone. I'm Attorney Blake and I'm here to welcome our new employees. Kumabog ng malakas ang puso ni Cassie nang magtagpo ang kanilang paningin. Pakiramdam niya, may kuryenteng dumaloy sa katawan niya habang nakatitig sa lalaki. At hindi niya maalis ang paningin dito. Welcome to all of you. I'm excited to be with you sa lahat ng trabaho at lahat ng kaso. Again, welcome. Napuno ng palakpakan ang loob ng meeting room habang si Cassie nakatulala lang. Malakas ang kabog ng kanyang puso at hindi siya mapakali. Gusto niya nang umuwi kahit hindi pa oras. Matapos mag-dismiss ng meeting, agad tumakbo si Cassie papasok ng banyo. At nagmamadaling tinawagan ng kanyang nakatatandang kapatid. Mabuti na lamang at sinagot agad dito ang tawag niya. Ate! Ate! Mababalo na siguro ako. Nagdadalawang isip na ako sa gagawin ko, ate. Parang hindi ko na ata kaya.
Ayoko na. Hindi siya mapakali habang palakad-lakad sa loob ng banyo. What's wrong, Cassie? Ikaw ang nagdesisyon yan, di ba? Sabi mo gagawin mo ang lahat para mapalabas si Papa. Bakit nag-iba agad ang desisyon mo? Ano bang problema? Gulong-gulo na tanong ng kanyang kapatid. Ramdam ni Cassie ang pagkainis nito sa kanya. Yun nga ang plano, ate, pero kasi nakilala namin ang boss namin kanina at ate, si Blake ang boss namin. Yung lalaki nakatali ko noon. Ate, hindi ko na alam ang gagawin ko. Siya yung lalaking hinahanap ko. Parang maiiyak na si Cassie sa kabahaba nagsasalita. Wait, what? Siya ang lalaking hinahanap mo? Mabilis na inilayo ni Cassie ang cellphone sa tenga niya nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang kapatid. Ang ibig mo bang sabihin? Ang lalaking pagtatraiduran mo yung lalaking ama ng anak mo? Holy cow, Cassie! Ama pa talaga ng anak mo? Ang naging boss mo? Malas mo naman? Hindi makapaniwala ang saad nito. Ano nang gagawin mo? Tuloy pa ba ang plano? Paano si Papa? Problemadong saad nito. Alam ni Cassie na nag-aalala din sa kanya ang kanyang kapatid. Hindi ko alam, ate. Ayokong biguin si Papa. Ngunit ayaw ko rin mabigo ang anak ko, ate. Alam kong gusto na rin itong makita ang ama niya. Ngunit paano? Kung alam ko na kamumuhian ako ng daddy niya kapag nalaman itong gagamitin ko lamang siya upang mapalaya si Papa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang kapatid ni Cassie. Pag-uwi mo na lang natin yan pag-usapan. Magtrabaho ka muna. And you should relax, okay? Hahanapan natin ang solusyon yan. Matapos ang tawag ng dalawa, nagmadali agad si Cassie na tapusin lahat ng kanyang trabaho. At nagmamadaling pumasok sa loob ng elevator upang makauwi. Pakiramdam niya sumasakit ang kanyang ulo sa nangyayari. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasakay na rin pala sa loob ng elevator si Blake. Mukhang makakasabay niya ito patungo sa parking lot. Kahit malamig sa loob ng elevator, pinagpapawisan pa rin si Cassie. Dahil sa presensya ng lalaking katabi niya, dagdag pa ang malakas na kabog ng kanyang puso. Are you okay? Tanong ni Blake. Agad namang tumango si Cassie. Opo, ayos na ako. So, how's your day? How's your first day here in my company? Nakagat ni Blake ang kanyang labi dahil sa inis. Hindi niya alam kung ba't bigla-bigla na lang siya nagtatanong ng ganun sa babae. Pwede namang hindi niya kausapin ito hanggang makababa sila. Ngunit mukhang hindi ito komportable sa kanya kaya ginawa niya yon. Ayos lang naman, sir. Tinuturuan na kami sa dapat naming gawin para bukas. At makikipagkita din ako sa sekretary mo bukas para sa mga dapat kong gampanan sa pagiging assistant niyo po. That's good to hear. Huwag mong masyado i-pressure ang sarili mo. Good luck and see you tomorrow. Ngiting pagpapaalam ni Blake kay Cassie at naglakad papunta sa parking lot. Nang makarating na siya sa sasakyan, agad siyang binati ng kanyang personal driver at pinapasok sa loob. Hindi pa man nakakaandar ang kotse, agad tumunog ang kanyang cellphone. Isa ito sa kanyang kliyente. Attorney, kumusta na ang kaso? May sapat na ebidensya ka na ba upang makulong habang buhay ang walang yang pulis na yon? Pasigaw na tanong ng governor. Agad na pahilot ng noo si Blake sa inis. Wala kasing oras na hindi siya binubulabog ng kliyenteng ito at kahit madaling araw tumatawag. Good evening, sir. Kagaya nga na lagi kong sinasabi, hindi pa tapos ang investigasyon sa kaso ng anak mo. Kaya kulang pa ang ebidensyang hawak ko. Huwag ka mag-alala. Patuloy ko pa rin pinag-aaralan ng kaso. At babalitaan na lamang kita kapag may hawak na ako matibay na ebidensya. Binabayaran kita ng malaki at tama, attorney. Dahil isa ka sa pinakamagaling na abogado sa bansa natin. Kaya ayos-ayusin mo yung trabaho mo. Galit na sigaw nito sa kanya at pinatayan siya ng tawag. Gusto niyang murahin at suntukin ng lalaki dahil sa inis. Kahit kailan talaga, laging pinapasakit ito ang kanyang ulo. Bastos lagi magsalita. Lagi nitong sinasabi na binabayaran siya nito na malaki at tama, kahit ang totoo hindi yun kailangan ni Blake. Kaya niyang tumigil sa pagiging abogado. Kung hindi lang dahil sa pagkausap sa kanya ng kanyang lolo,
hindi niya naman tatanggapin ang kaso na to. Kaya kailangan niyang tapusin ang kasong ito upang makapagpahinga na siya. Sa walang modong lalaking yun. Sa kondo ko, doon mo nalang ako ihatid, kuya. Pagod na saad ni Blake at pinikit ang kanyang mga mata sa pagod. Kinabukasan, nakipagkita agad si Cassie sa sekretary ni Blake upang malaman ang kanyang dapat gawin, maliban sa ipapagawa sa kanyang mga papeles. Itinuro din sa kanya ang kape na iniinom ng lalaki kung sakaling kailangan nito at wala ang sekretary nito. Kung ayaw niyang magpapasok o magpaistorbo, kahit sino pa yan, huwag mong papasukin. Dagdag na sabi nito. Noted po, sir. At by the way, may pinapagawa pala sa akin si boss. Ikaw na muna bahala sa kanya. Good luck sa'yo. Matapos lahat ng tagubilin ng lalaki, agad itong naglakad papalayo. Tahimik na inaasikaso ni Cassie ang lahat ng pending na papeles sa harap niya nang marinig ang boses ni Blake sa gilid niya. Nakabalik na ba si Jazz? Tanong ni Blake. Mukhang di pa, sir eh. Hindi pa kasi dumadaan sa table ko. Nahilot na naman ni Blake ang kanyang noo. Kailangan niya ng sekretarya ngayon dahil may importante siyang ipapagawa dito. Kung kailan kailangan, saka naman wala. Bad trip. Mahinang saad ni Blake sa sarili niya. May papagawa ka po ba, sir? Ako na lang po gagawa. Pa-lunch break na rin kasi. Suhestyon ni Cassie sa kanya. Nag-isip ng ilang segundo si Blake bago pumayag. Ayos tam ba? Hindi ka muna baka kain? Nag-aalala ang tanong nito. Alam niyang kailangan niya ng tulong. Ngunit ayaw din niyang magutom ang babae dahil sa kanya. Nakangiting umiling si Cassie. Ayos lang, sir. Hindi pa naman po ako gutom. At kung sisimula natin ngayon, baka matapos din agad. Yeah, you're right. Halika na. Sabay silang pumasok dalawa sa loob ng opisina ni Blake. Halos mapaawang ang bibig ni Cassie dahil sa pagkamangha. Sobrang laki kasi ng opisina ng lalaki. Sobrang linis din. At kitang-kita ang kabuuan ng iba't ibang matataas na building sa labas ng glass wall nito. Matapos sabihin ni Blake ang dapat gawin ni Cassie, sabay na nahimik ang dalawa habang ginagawa ang kanya-kanya nilang gawain. Nakaupo si Blake sa sariling upuan habang si Cassie naman nakaupo sa harapan. Kahit babad sa trabaho si Cassie, hindi niya mapigilang sulyapan si Blake na seryosong nagbabasa ng dokumento. Nagmumukha tuloy itong suplado dahil sa suot nitong salamin habang nakabukas na isang botones nito sa suot nitong polo. Hindi may pagkakailan ni Cassie na gwapo talaga ang amo niya. What's wrong? Takang tanong ni Blake nang mapansing nakatitig sa kanya si Cassie. Agad na mula sa hiya si Cassie na mahuli siya nito. Hindi niya pa napansin masyado na napatitig pala siya dito. Wala po, sir. Nagmamadaling iwas niya ng tingin at nagkunwaring busy sa ginagawa. Nakangiting na pailing na lang si Blake sa reaksyon nito. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isip ng babae. It's getting late. Kailangan na nating umuwi. Deklara ni Blake at naglakad papunta sa kanya. Let's go home. Dahil sa dami ng kanilang ginawa, hindi na namalaya ni Cassie ang oras. Nanakit na ang kanyang batok at ulo kakababad sa computer. Nagbadali agad si Cassie na iligpit ang kanyang mga gamit at sumama kay Blake palabas ng opisina. Salamat sa tulong, Cassie. Kahit di mo trabaho, ginawa mo pa rin. I appreciate it and thank you. Agad na iniwas ni Cassie ang kanyang paningin sa lalaki nang umiti ito na matamis sa kanya. Pakiramdam niya na mumula ang mukha niya sa hiya dahil sa titig nito. Walang ano man yun, sir. Trabaho ko din bilang assistant mo. Salamat pa rin. Sumabay ka na sa akin. Ililibre na kita ng dinner. Lalo na at akong dahilan kung ba't late ka nakauwi. Hindi pa man nakakatanggi si Cassie nang binuksan na agad ni Blake ang pintuan. Get in. Wala na siyang ibang nagawa kundi pumasok sa loob ng kotse. Ngayon magkatabi silang dalawa. Amoy na amoy niya ang mabangong pabango ng lalaki sa katawan nito na bumabalot sa loob ng kotse. Halatang walang masyadong tao na nakakasabay ang lalaki sa loob ng kotse dahil walang halong ibang pabango ng katawan ang maaamoy dito.
pinili ni Blake na kumain sila sa malapit na restaurant. Kaya agad sila nakarating doon. Si Blake na rin ang nag-order para sa kanilang dalawa, kaya wala nang ibang nagawa si Cassie kundi umupo at kumain. Mommy, why are you late? Tanong agad ng anak niya. Pagpasok pa lang niya sa pinto, agad tumakbo ang anak ni Cassie na si Luke papunta sa kanya at nagpakarga. Sorry baby, may kailangan kasing tapusin si mama sa trabaho eh. Kumain ka na ba? Yes po, nag-work po ikaw? Hindi mo po kasama si daddy, mommy? Akala ko kasama mo na siya. I want to see him na. Parang sinaksak ng milyong-milyong karayom ang dibdib ni Cassie nang lumungkot ang mukha at boses ng anak. Hindi niya alam kung anong gagawin, lalo na't hindi pa ito ang tamang panahon upang magsama ang dalawa. Hindi pa niya nagagawa ang misyon niya sa lalaki. Marami pa siyang dapat gawin para sa kanilang ama. Gusto na lamang niya umiyak na umiyak sa harap ng anak. Don't worry baby, makikilala at makakasama mo na rin ang daddy mo soon. Konting hintay na lang anak ha. Pangako ni Cassie sa anak niya at niyakap ito ng mahigpit. Promise mo yan mommy ha? Masiglang sabi ni Luke at mahigpit ding niyakap ang ina. Opo baby, kaya halika na matulog na tayo. It's already late na oh. Agad kinarga ni Cassie ang 6 na taong gulang niyang anak at pinahiga sa kanilang kama. Kahit na 6 na taon na ito, mahilig pa rin ito magpakarga kapag naglalambing. Good night anak ko. Pagpasensyaan mo na si mama ha, kung pati ikaw nadadamay sa problema namin. Kundi lamang siyang abogado na kaaway natin, siguro nakilala mo na siya. Siguro hindi ako nagsisinungaling ngayon na kasama ko ang ama mo kanina. Ngunit gagawa pa rin ako ng paraan, kagaya ng pangako ko sa'yo. Kahit kamumuhian niya ako ayos lang, basta hindi lang ikaw. Mahal na mahal ka ni mommy, kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo, tandaan mo yan. Pinunasan ni Cassie ang luhang tumulo sa kanyang pisngi, habang nakatingin sa mahimbing na natutulog niyang anak. So ano nang balak mo? Tanong ng kararating lang niyang kapatid galing sa trabaho. Hindi ko alam ate, pero kailangan ko na itong matapos. Palapit na ang hearing ni Papa. Kailangan na niya makalayas sa kulungan. Lalo na't pinagtatangkaan nila ang buhay ni Papa sa kulungan. Problemadong sagot ni Cassie. Siguraduhin mo lang na hindi ka masasaktan sa gagawin mo. Gusto kitang tulungan, ngunit hindi ako makakaalis sa trabaho ko. Ngunit kung kailangan mo ng tulong, kahit ikatatanggal ko, gagawin ko. I will, ate. Sinisimulan ko na rin naman ang trabaho ko eh. Bago pa man dumating ang hearing ni Papa, sana makagawa na tayo ng paraan. May ilang buwan pa ako natitira. Kung ganun, magpahinga ka na. Maaga pa ang trabaho mo bukas. Ako na muna ang bahala sa pagbabantay kay Luke. Pagkatapos na usapan ng dalawa, agad na umalis ang kapatid ni Cassie sa kwarto niya upang makatulog na siya. Habang nakaupo si Blake sa loob ng kanyang opisina, biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Jazz, ang kanyang sekretarya. Nagmamadali ito umupo sa bakanting upuan. So what happened? Kagaya nga ng dati, boss. Gusto may pagkita ni Lieutenant sa akin kahapon, kaya wala ako. May importante daw siya ibibigay sa'yo. Ngunit di ka daw niya makontak, kaya sa akin lamang binigay. Tignan mo. Agad tinanggap ni Blake ang ibinigay ni Jazz sa brown envelope. Habang nag-iimbestiga ang grupo ni Lieutenant tungkol sa pulis na pinatay ang anak ng governor, may kakaiba silang nahanap na impormasyon. Hindi tungkol sa pulis, kundi tungkol mismo sa anak ng governor. Sangkot sa illegal na gawain pala ang anak ng governor. Siguro isa ito sa dahilan kung ba't namatay ito. Napamura na lang si Blake. Ayokong depensa ng isang taong kriminal. Kailangan ko kausapin si Lolo. Huwag muna, boss. Bili ni Lieutenant, kailangan mo pa rin subaybayan ng governor habang patuloy pa ang paghahanap ng mga ebidensya ang pulis laban sa governor na yon. Kapag tumanggi ka sa trabahong yan, maghihinala sila at posibleng makatakas ito kasama ng iba pang sangkot sa illegal na transaksyon. Sagot ni Jazz. Yeah, you're right. Kailangan na nilang mahuli.
sila ang salot sa lipunan. Kaya hindi umuunlad ang bansa natin. Dahil kung sino pang nasa taas, sila pang gumagawa ng maruruming bagay. Dumaan ang ilang mga araw na kasanayan na ni Cassie na siyang gumagawa ng trabaho ng sekretary ni Blake kapag wala ito. Kagaya ngayon, wala si Jazz. Kaya andito na naman siya sa loob ng opisina ng binata. Nagtataka na siya kung bakit parati itong wala. Hindi ka ba lalabas para kumain? Tanong ni Blake kay Cassie nang matapos na sila sa trabaho na umagang yon. Hindi na, may baon ako sir. Ikaw? Nope, nagpatid na ako ng pagkain dito. Kaya dito lang ako kakain. Samahan mo na lang ako kumain. I mean, marami akong in order. Kaya sabayan mo na lang ako. Sayang naman kung di ko mauubos, diba? Lihim na napangiti si Cassie nang mabilis umiwas ng tingin sa kanya si Blake. Bakit ba siya nahihiya? Eh tama naman siya eh. Sayang naman talaga yung pagkain. Lalo na kung maka-order to ng pagkain eh napakarami. Kala mo naman isang dosena yung kakain. Aniya sa isipan. Maya-maya lang dumating na nga ang pagkain hinihintay nila. Sa isang gilid malapit sa glass wall, may hindi gaano kaliit na lamesa. Doon sila pumwesto. Sakto lang ang laki nito para sa kanilang dalawa kaya yun ang napili nila. Ayaw naman nilang sa kanya-kanyang lamesa kumain at baka matapunan ang mga papel na hawak nila. Kanya-kanya nilang inilapag ang pagkain sa harap nila. At gaya na inaasahan ni Cassie, ang daming ang pagkain. Halos puro mamahaling karne. Buhay mayaman nga naman. Aniya sa isipan. Here. Nagulat naman ang babae nang makitang inaabotan siya ng tissue ni Blake. Bilang kapalit, inabot naman ni Cassie ang isang puting Tupperware kay Blake. Nagluto ako ng gulay, masyado madami. Kaya dinalhan na kita baka gusto mo. Puro na lang kasi karne yan kinakain natin eh. Magulay ka naman. Thank you. I'm so busy with my work. Kaya hindi na ako nakakain ng lutong bahay. At hindi na rin ako nakakauwi ng bahay. Hindi alam ni Blake kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba sa dibdib niya. Simpleng bagay lang ang pinapakita ng babae sa kanya pero masaya siya. But it's a coincidence, right? Paborito ko pa talagang gulay ang nailuto mo. Natatawang ani Blake. Kitang-kita ang pantay-pantay ng ngipin ng lalaki habang nakangiti ito. Lalo na't sobrang tangos ng ilong nito na pinasasalamatan ni Cassie dahil naman na ito ng anak niya. Mali, anak nila. Ha? Oo. Akala ko nga hindi mo magugustuhan eh. Iyan lang yung napili kong dalhin kasi wala na ibang pwedeng lutuin na gulay sa kusina. Pagsisinungaling niya. Ang totoo, paborito ito ng anak niya. Kaya na matapos niya lutuan ng anak niya, naalala niya ang lalaki. Kaya nagdala na rin siya para sa kanilang dalawa. Tumango si Blake at sinimulan na nilang kumain. Kahit ilang araw pa lang sila nagkakasama ng lalaki, naging maayos naman ang pakikitungo nito sa kanya at nagiging komportable sila sa isa't isa. Cassie, may tatanong lang sana ako sa'yo if that's okay. Ramdam ni Cassie ang pag-aalinlangan ng binata sa kanya. Ano yun? That night. It's you, right? Ba't agad ka umalis na araw na yon? Hinanap kita. Pero hindi na kita nakita at di ka na bumalik sa bar nun. Sunod-sunod na sabi ni Blake. Seryosong-seryoso ang mukha nito. Na para bang isang abogadong naghahanap ng sagot sa hawak niyang importanteng kaso. Alam na ni Cassie na ito ang isusunod na itatanong nito. At matagal niya na itong pinaghandaan. Ngunit iba pa rin pala kapag personal na. Kinakabahan siya ng sobra. Parang hindi na siya makapag-isip ng maayos sa isasagot. Ngunit kailangan niyang kumalma. Umalis ako ng bansa eh. Yun ang huling gabi ko dito sa Pilipinas. Nagkayayaan kami magkakaibigan na magbar bago umalis. Hindi ko inakala na nasobrahan pala ako sa pag-inom ng alak. And that time, tumawag sa akin yung kapatid ko kasi maaga yung flight ko. Kinabahan ako nang magising na may hindi pamilyar na lalaki sa tabi ko. That's my first time. Nauutal niya sa adnya. Nataranta ako kaya
umalis agad ako na walang sabi. I'm sorry. Kung huli ako nagising, sana nakausap pa kita bago ka man na umalis. Paghingi ng tawad ni Blake sa kanya, nakita ni Cassie ang konsensya sa mukha ng lalaki. Matagal na yun. And isn't it weird? Pinag-uusapan natin yung past natin? Hilaw na tumawa si Cassie upang takpan ang kabang nararamdaman niya. Hindi niya aakalain na may pakipapalang lalaki sa nakaraan nila. Ngunit nakaramdam din siya ng kaginawaan para sa anak nila. Kung hindi lang siya itatakwil ng binata sa gagawin niya. I'm sorry for asking. Hindi lang ako papalagay. May responsibilidad pa rin ako sa'yo. Kung naabutan pa kita, lalo na kung may nabuo. Seryosong saad nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Seryosong seryoso ang mukha ng lalaki habang nagsasalita ito sa harap niya. Salamat sa pag-aalala. Ito na sana ang pagkakataon niya para pag-usapan ng anak nila ngunit natatakot siya. Okay, if you're done, let's continue our work para madali tayo matapos. Ani Blake at isa-isang niligpit ang kanilang pinagkainan na agad sinita ni Cassie. Ako na Blake. Gustong kutusan ni Cassie ang sarili niya sa pagtawag niya sa pangalan ng boss niya. I mean, ako na, sir. Agad na mula ang pisngi ni Cassie nang mahinang tumawa si Blake dahil sa kanya. Blake? You called me Blake. I mean, that sounds better. Samantala mahimbing na natutulog si Cassie katabi ang anak niya nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa tabi niya. Matapos niya itong sagutin, dinig niya ang malakas na tunog ng music background nito. Hello, sino to? Hello, ma'am. Sorry sa istorbo po ah. Pero pwede niyo po bang kunin si Mr. Blake dito? Lasing na po kasi siya eh. Anang babae sa kabilang linya. Agad siyang napabalikwas ng bangon nang marinig ang sinabi nito. Wait, bakit ako? Takang-takang tanong niya. Wala ba ibang pwede mong tawagan dyan? Wala po kasing ibang sumasagot. Ang sabi niya ikaw na lang daw ang tawagan namin. Pwede po ba kayong pumunta? Eh ma'am, pasarado na po kasi kami. Napabuntong hininga na lamang si Cassie sa sagot ng babae. Mukhang wala siya ibang pagpipilian kundi pumunta na lang. Pupunta na ako dyan. Pakitext na lang yung address ng bar, magbibihis lang ako. Matapos sumang-ayon nito, agad ginising ni Cassie ang kanyang kapatid upang magpaalam saglit at bantayan ang natutulog na si Luke. Agad namang nag-send ng location ng staff, kaya agad siyang pumunta doon. Hindi naman kasi ito gaano kalayo sa kanila, kaya nakarating siya agad. Agad siyang pumasok sa loob ng mamahaling bar, wala nang ibang tao doon maliban sa nakayukong lalaki na alam niyang si Blake. Ano bang problema mo at naglalasing ka? Inis na tanong ni Cassie na makalapit siya kay Blake. Akala niya hindi ito sasagot sa kalasingan, ngunit sumagot ito. Nothing. Gusto ko lang umiinom kapag napapagod ako. Mas lalo ka mapapagod kapag naglasing ka. Tumayo ka na nga. Agad niyang inalalayan ng lasing na si Blake palabas ng bar at pinapasok ito sa kanyang kotse. Saan kita ihahatid? Tanong ni Cassie dito. Ngunit tinaas lang ni Blake ang kanyang kamay sa itaas. Tanga, hindi ka sa langit nakatira. Yung maayos na direksyon, Blake? Pikon niyang sagot. Agad sumimangot si Blake na makatanggap siya ng sapak sa braso mula kay Cassie. Agad niyang inilabas ang wallet na may lamang location kasama ng room number niya sa hotel. Masyado na kasi siyang nahihilo para magsalita. Matapos makarating nila sa loob ng tinutuluyan nito, agad niyang inakay papasok sa loob si Blake. Masyadong malinis ang loob ng tinutuluyan nito at nakapatong ang mga mamahaling gamit sa sala ng lugar. Agad hinanap ni Cassie ang kwarto ni Blake at inihiga doon ng lasing na lalaki. Kailangan pa ba kitang punasan? Tanong ni Cassie sa natutulog na si Blake. Tapos na kasi siya itong hubaran ng sapatos para komportable itong makatulog. I think yes. Sariling sagot din niya sa sariling tanong niya. Kumuha siya ng pamunas sa tubig sa loob ng banyo at pinunasan ang noo at mga kamay ni Blake. Ayaw din naman niyang hubaran nito kasi natatakot siya. Matapos niya itong gawin, agad siyang tumayo at naglakad papalabas ng kwarto.
Ngunit biglang nagsalita si Blake habang nakapikit ang mata na ikinatigil at ikinagulat ni Cassie. Cassie, I think I like you. Gusto kitang ligawan. I hope you don't mind. Gumising si Blake na masakit ang kanyang ulo. Pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi. Agad niyang sinapak ang kanyang sarili nang maalala ang nangyari sa kanila kagabi. Gago ka, Blake. Nag-confess ka sa ganung paraan, sira ulo ka. Inis niyang saad sa sarili. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng banyo at agad siyang naligo at nagbihes. Off duty niya ngayon sa opisina. Ngunit papasok pa rin siya para makausap si Cassie. Kahit hapon na. Maagang natapos si Cassie sa trabaho. Kaya maaga din siya lumabas ng building. Wala din kasi si Blake kaya wala na siyang dapat ibang gawin. Habang naglalakad papuntang parking, nagulat siya nang makita niya sa harapan niya si Blake. At may dala-dala itong mamahaling bulaklak. Anong ginagawa mo dito? Off-duty mo, diba? Nauutal niyang tanong. Hindi niya kayang harapin si Blake matapos marinig ang sinabi nito kagabi. Masyado siyang nanghihina. Dahil sino mag-aakalang gusto siya nitong ligawan? Gusto sana kita makausap tungkol kagabi. If you don't mind. I know hindi ito ang tamang lugar para sabihin to. But I like you, Cassie, at gusto kitang ligawan. Iniabot ni Blake ang daladala niyang bulaklak kay Cassie. Alam ni Cassie na seryoso si Blake sa pinagsasabi nito. Dahil hindi naman marunong magbiro ang lalaki. Kahit pigilan man ni Cassie, alam niyang namumula na ang kanyang muka. Hindi niya alam kung hiya ba yon dahil nasa harap sila ng building o dahil kinikilig siya. Pero hindi pa ako handa, Blake eh. At di ko alam kung ano sasabihin ko. Kinakabahang saad niya. Nakangiting tinigdan ni Blake si Cassie sa muka at hinawakan ang mga kamay nito. Di mo kailangan sumagot agad. Alam ko na masyadong nagmamadali ako sa sitwasyon na to. Gusto ko lang na mamalaman mo na gusto kita matagal na. Simula na nagkakilala tayo sa bar hanggang sa minangyari sa atin. Ayokong sayangin na pagkakataon na to kasi. Pwede ba kitang ligawan? Hindi pa din makapaniwala si Cassie sa nangyayari. Nagtatalo ang puso at isip niya. Kahit hindi niya man aminin, alam niyang natatamaan siya sa mga sinasabi ni Blake para sa kanya. Hindi niya namamalayan na kusang tumatango ang kanyang ulo bilang pagpayag sa gusto ni Blake. Abot langit ang ngiti ni Blake nung tumango si Cassie. Hindi niya mapigilan na yakapin si Cassie sa tuwa. Mahinang natawan na lang din si Cassie dahil sa reaksyon ni Blake. Sana hindi niya pagsisihan ang desisyon niyang ito. Madalas na silang lumalabas pagkatapos ng trabaho. Ito lang kasi ang oras nila para sa isa't isa. Tuwing umaga naman laging may natatanggap na mamahaling bulaklak si Cassie galing kay Blake. Sabay din silang kumain kapag tanghali. At sa simpleng paraan na yon, masaya na si Cassie. Pakiramdam niya, wala siyang mabigat na problemang daladala. Ngunit alam niyang hindi yon magtatagal. At ito nga, dumating na yon. Sorry for calling you today, pero may urgent meeting kasi ako. This is very important kaya hindi ako pwedeng malate. Pwede bang ikaw na lang makipagkita sa kaibigan ko? Nandun siya sa coffee shop. Ikaw na lang tumanggap na ibibigay niya. Wala na ako ibang pwedeng mapagkakatiwalaan, ikaw na lang. May importanteng lakad din kasi si Jess eh, kaya hindi siya pwede ngayon. Mahabang paliwanag ni Blake kay Cassie habang nagmamadaling inilagay ang gamit sa bag nito. Pakilagay na lang sa office ko please, importante kasi yon. Got it po sir. Thank you, Cassie. Matapos ang usapan ng dalawa, nagmamadaling umalis si Blake sa opisina nito kasama ang iba pang kasamahan nito. Samantala si Cassie naman, nagmadaling bumaba upang puntahan ang inutos ni Blake. Malapit lang din ang coffee shop na sinasabi nito. Kaya madali lamang siyang nakarating at umupo sa nakareserve na upuan para sa kanila. Excuse me miss, andito ba si Mr. Blake? Agad tinignan ni Cassie ang lalaki. Nakasuot ito ng black suit habang may bitbit na kung ano-anong papel. Ito na ata ang sinasabi ni Blake. Good afternoon sir, sorry ah. Pero wala ngayon si Mr. Blake, may importante daw siyang gagawin. Pero kung tungkol sa bagay na ibibigay mo kay Mr. Blake, ibiniling niya sa akin na ako na lang daw yung tatanggap. He said that.
takang tanong nito. Magkasalubong ang kilay nito at mukhang bad trip. Kaya medyo kinabahan si Cassie. Oo, that asshole. Nagmamadali ako, miss. Kaya papaubaya ko na to sa'yo. Make sure iingatan mo to. Huwag na huwag mo itong iwawala. Saad nito at umalis din. Ano pang problema ng mga tao ngayon? Ba't ang high blood? Inis ding saad ni Cassie sa sarili. Agad pinaandar ni Cassie ang kanyang sasakyan pabalik na opisina. Ngunit naabutan siya ng red light sa daan kaya agad siyang huminto. Habang pakanta-kanta siya sa loob ng sasakyan, hindi niya inaasahang dumaan ang kanyang tingin sa brown envelope na katabi niya. Gusto niyang pigilan ang sarili na buksan ito dahil hindi ito para sa kanya. Ngunit nagiging traitor na naman ang kanyang sarili. Parang may nagtutulak sa kanya na buksan ito at ginawa niya nga. May dalawang USB sa loob, maraming litrato at kung ano-anong papel. At dahil sa pagiging interesado ni Cassie, inisa-isa niyang tignan ang litrato na kaligay. At laking gulat niya nang makita ang isang litrato ng kanyang ama na may hawak na baril habang nakatutok sa isang lalaki. Hindi niya na matignan pa ang ibang papel dahil nakatutok lamang ang kanyang buong atensyon sa litratong kanyang nakita. Anong gagawin ko? Cassie, mag-isip ka! Nanginginig niyang saad sa sarili. Nagulat si Cassie nang malakas na bumusina ang ilang sasakyan sa likuran niya. Agad siyang napatingin sa traffic lights na nakasign ng go. Kaya mabilis na pinaandar ni Cassie ang kanyang sasakyan paalis doon. Masyado siyang nalunod sa pag-iisip. Kaya hindi niya na napansin na nasa loob na pala siya ng opisina. At ngayon, kaharap niya na si Blake na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Are you okay? What's wrong? What happened? Are you sick? Hinawakan nito ang malamig na kamay ni Cassie. Mabilis namang umiling si Cassie kay Blake. Nako, konsensya siya sa inaasal ng binata. Nag-aalala ito sa kanya habang siya naman nag-iisip ng masama. Wala, ayos lang ako. Medyo masakit na yung ulo ko. Mabilis na binitiwan ni Cassie ang kamay nito at umiwas ng tingin kay Blake. Are you sure? Dito ka na lang kaya? Hindi na kita isasama sa appointment ko ngayon. Inalalayan siya ni Blake papunta sa bakanting upuan. Saan tayo pupunta? Kakausapin namin ang governor sa meeting room ngayon. Isasama sana kita, kaso mukhang hindi magandang pakiramdam mo. Kaya magpahinga ka na lang dito. Agad tumalima si Cassie. Sasama ako, please. I want to come. Please? Pagmamakaawa niya. Naguguluhang tinignan ni Blake si Cassie. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam nito kaya nagdadalawang isip siyang isama ito pero kung ganito kabuo ang desisyon ni Cassie, mukhang hindi niya na mapipigilan ang babae. Let's go. Sabihin mo na lang kung may nararamdaman kang kakaiba, okay? Tumango naman agad si Cassie. Pero pwede bang gumamit muna ako ng banyo? Masakit kasi yung tiyan ko eh. Pagdadahilan niya, na agad namang sinang-ayuna ni Blake. O sige, sa labas na lang kita hihintayin. Agad tinakbo ni Cassie ang banyo at inilabas ang envelope na nasa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ang litrato ng kanyang ama at inisa-isa itong pinunit at tinapon sa loob ng basurahan. Matapos niya itong gawin, agad din siyang lumabas ng banyo at pumunta ng meeting room kung saan naroon si Blake at ang governor kasama ang iba pang tao na minsan niya nang nakita kapag may kasong niluluta si Blake. Agad siyang umupo sa tabi ni Blake at iniabot sa kanyang envelope na hawak. Matapos makuha ni Blake ang envelope, inilabas din ito ang iba pang dokumento sa kanyang bag at naglakad papunta sa harapan upang magsalita doon. Good afternoon, everyone. So this afternoon, ipapakita ko sa inyo ang nakalap naming video na nakuha sa CCTV na pwede natin magamit sa darating na hearing. Seryosong ani Blake at nagsimulang binuksan ang kanyang laptop. Habang pinapanood nila ang video, hindi mapakali si Cassie sa kanyang kinauupuan. Akala niya, litrato lang ang hawak na ebidensya ni Blake. Hindi niya naisip na may hawak pa itong video. Swerte nga siya. Dahil hindi napansin ni Blake na walang litrato sa lalagyan nito. Ngunit may hawak naman itong video. Sumasakit na ang kanyang ulo sa pag-iisip kung paano niya ito buburahin.
parang nawawala na siya sa kanyang isipan sa dami ng iniisip. Matapos ang usapan, agad siyang tumayo para kumuha ng maraming baso na may lamang kape. Inihatid yon sa meeting room. Pagkapasok ni Cassie sa loob, abala naman ang mga tao sa kanya-kanya nilang pinag-uusapan. Habang si Blake naman kausap ang governor. Mukhang naiinip na ang binata sa kausap dahil bad trip ang mukha nito. Malaki ang pasasalamat ni Cassie dahil wala nakapansin sa kanya. Pakunwari niyang pinatid ang kanyang paa sa lalaking nakaupo. Malapit sa nakabukas na laptop ni Blake. Nakaharang kasi ang mga paa nito. Nalaking pasasalamat ni Cassie dahil may dahilan siya para matumbas sa lamesa. Agad siyang napadaing nang tumama ang kanyang katawan sa sahig. Habang ang daladala niyang mga baso, isa-isang basag sa sahig. Lumikayo na malakas na ingay at may tumama pang baso sa kanyang ulo kaya nahilo siya. What the hell are you doing? Galit na galit na sigaw ni Blake. Itinayo siya nito sa pagkakahiga at masakit ang pagkahigpit ng kapit ito sa kanyang balikat. Kahit masakit ang ulo ni Cassie, pilit niya pa rin ibinuka ang kanyang mga mata at tinignan ng galit na si Blake. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nanginginig na saad ni Cassie. Ngayon lang niya naramdaman ng takot dahil sa aura ni Blake. Agad kinuha ni Blake ang kanyang laptop na basang-basa ng kape. May basag pa ito dahil sa tumamang baso. Kaya agad siyang napailing nang hindi niya ito mabuksan. What will you do, Blake? Siguraduhin mong hindi mawawala ang ebidensyang hawak mo dahil sa kalampahan ng assistant mo. Inis at mapanuyang saad ng governor at padabog na umalis ng opisina kasama ang tauhan nito. Hindi alam ni Cassie kung bakit nakukonsensya siya sa ginagawa. Lahat binigay ni Blake sa kanya tapos ito lang igaganti niya. Gusto niyang humingi ng tawad pa ulit-ulit sa binata kahit alam niyang sobrang laki ng kasalanan niya dito. Unti-unting naglakad si Cassie upang linisin ang kalat na ginawa niya. Nagulat siya nang malakas siyang sigawan ni Blake. Anong ginagawa mo? Gusto mo ba masugatan ha? Pinapasakit mo ang ulo ko eh. Maaari bang umalis ka na lang muna? Hindi na kita kailangan dito. Get out! Hindi ka nakakatulong. Blake, lilinisin ko. I said, get out! Bingay ka ba? Mahirap ba akong intindihin? Umalis ka na! Alis! Humihikbing naglakad si Cassie palabas ng meeting room. Hindi siya sanay na sinisigawan siya ni Blake. Kaya gano'n na lang ang sakit na dulot nito sa kanya. Alam niyang kasalanan niya ang lahat at ginusto niya ito. Pero hindi niya maiwasang masaktan. Sigaw pa lang ni Blake, halos sumuko na siya. Ano pa kaya sa susunod? Baka hindi niya nakayanin. Naglakad siya papunta sa malapit na hagdan ng building. At doon siya umiyak ng umiyak. Wala kasing katao-tao doon kaya malaya siyang umiyak. Ba't ka umiiyak? Planado mo naman lahat, di ba? Sinadya mong sirain ang gamit ni Blake upang mawala ang hawak na may ebidensya laban sa ama mo. So ba't ka umiiyak? Huwag mo sabihin na konsensya ka. Natatawa at mapanuyang saad ng lalaki. Halos matigil sa paghinga si Cassie sa takot at kulat. Dahil kilala niya ang lalaking ito. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang. Lalo na sa mga oras na to, malalaman ni Blake kung sino ka. Do you know that Blake hates liars? Ano na lang kayo mararamdaman niya kapag nalaman niya na ang kanyang minamahal na babae, patago siyang sinasaksak patalikod. Ngumisi ito sa kanya at naglakad papalayo habang binibigkas sa huling salita na ikinatigil niya. Go home and hide. Because Blake will haunt you. Hindi matigil sa pag-iyak si Cassie. Alam niyang maya-maya lang darating si Blake sa bahay niya upang sumbatan siya. O ang mas malala pa, baka may kasama pa itong pulis upang ipadakip siya. Alam niyang sa oras na ito, alam na ni Blake na anak siya ng pulis na ngayon ay nakakulong. Gusto niyang alisin ang kanyang anak sa bahay niya upang hindi ito madamay sa gulo. Ngunit wala sa maayos na kalagayan ang kanyang isip at ang kanyang buong sistema. Hindi siya makapag-isip ng tama. Mommy, someone's knocking our door. Baka andito sila tita, bubuksan ko po ba? Inosenteng tanong ng kanyang anak habang hawak ang Batman na teddy bear nito. Si mommy na lang lalabas ha? Huwag ka lalabas baby ha? Maglaro ka na lang muna mabilis na si mommy.
Matapos tumango ng anak, agad lumabas si Cassie sa bahay. Inaasahan niyang may pulis na kasama ang lalaki. Ngunit laking gulat niya na mag-isa lang ito. Blanco ang mukhang nakatitig sa kanya. So you are his daughter? Malamig nitong saad. Tahimik lang si Cassie habang nakikinig sa harap ng lalaki. Now I get it. Planado mo lahat. Bakit Cassie? Pinagkatiwalaan kita. Pero bakit ang dami mong sikretong tinatago sa akin? Ano bang ginawa ko mali sa'yo? Ama ko yun, Blake. Anong gusto mong gawin ko? Tatahimik na lang? Malakas ang iyak niya. Papatayin nila yung ama ko kapag nagtagal siya sa kulungan. Wala na akong ibang choice kundi sirayan ang ebidensya hawak mo. Magalit ka na sa akin kung magalit. Kung yan ang gusto mo, wala akong pakialam. Basta makalabas na nga ama ko, Blake. Pinunasan ni Cassie ang luha na patuloy na umaagos sa kanyang mata. At sa tingin mo, hindi mapapahamak ang ama mo dahil sa ginawa mo? Mas pinalala mo ang problema. Kapag nalaman to ng governor, lahat kayo mapapahamak. Sana kinausap mo na lang ako para tapos na. Ang lakas mo rin magbiro, no? Ba't kita kakausapin kung ikaw mismo ang abogado ng kalaban? May salty ka ba? Paniniwalaan mo ba ako pag sinabi ko inosente ang ama ko? Di ba hindi? Mapait na saad ni Cassie. Gusto niyang matawa sa sitwasyon niya. At pakiramdam niya mawawala na siya ng boses. Habang si Blake naman parang kumalma na. Nakatitig lamang ito sa kanya na parang binabasa nito ang kanyang ekspresyon. Paano ko sasabihin ko oo? Napaawang ang bibig ni Cassie sa sagot ng lalaki. Nagpapatawa ka ba? Why? Because you like me? Dahil mahal mo ako? Hindi yun sukatan, Blake. Huwag mo naman akong paglaruan, oh. Unti-unting naglakad palapit si Blake sa kanya. Hanggang sa magkalapit na silang dalawa. Hindi kita pinaglalaruan. Hindi ka naman laruan. At huwag mong maliitin ang pagkakagusto ko sa'yo, Cassie. And I know your father is innocent. Ang alam namin. Ang dahilan kung bakit nagkasala ang ama mo. Alam namin ang dahilan doon. He saved someone. Naguguluhang tinignan ni Cassie si Blake. He knows. How? Why? Tanong ni Cassie sa kanyang isipan. Ramdam ni Blake na naguguluhan siya. Kaya nagpatuloy ito sa pagpapaliwanag. Sangkot sa lahat ng illegal na transaksyon ng gobernador at ang adik nitong anak. Lahat ng kaso na yan, hawak ng ama mo. Nalaman namin yan dahil marami kami nakuhang ebidensya sa loob ng opisina ng ama mo. Nalaman din namin kung bakit pinaslang ng ama mo ang anak ng governor. Base sa information na kuha namin, may binabalak itong pagsamantalahang babae and your dad tried to save that girl. At dahil nalaban nito, walang choice ang ama mo kundi barilin to. Unti-unting pinoproseso ni Cassie ang lahat ng sinasabi ni Blake sa kanya. Dahil naguguluhan pa rin siya. Ngunit bakit di sinabi ni tatay sa amin? Kasi posibleng madamay kayo kapag nanlaban pa ang tatay mo sa kaso, makapangyarihan ng governor. At wala ang tatay niyo sa tabi niyo. Sa tingin mo, sinong poprotektahan niya? Siyempre kayo! Inisa-isang inalis ni Blake ang konting basang buhok na nakaharang sa mukha ni Cassie. Paano mo nalaman? Ba't ang dami mong alam sa tatay ko? Let's just say we're close. Close kami ng tatay mo. Ilang beses na kami nagkausap ng ama mo. Parte yun ang investigasyon para sa kaso na ipa-file namin sa governor. Kumbaga we're partners. Kahit nakakulong siya. At balak naming palabasin siya kapag kumpleto na ang hawak naming patunay na inosente siya. Kaya nga naiinis ako kasi sinira mo yung ebidensyang hawak namin ng tatay mo. Wala akong may papakita sa governor at maaaring malaman nito na iniisahan ko siya at masira ang plano namin sa bandang huli. Kung kanina nakangisi ito, ngayon naman nakasimangot ang mukha nito para itong bata na pabago-bago ng katauhan. Sandali lang, totoo ba yung sinasabi mo? Nag-aalalang tanong ni Cassie. Kasi kung oo, gusto na lamang niyang magpalunod sa lupa. Hindi naman niya alam na may ganito palang nangyayari. Of course! Ikaw lang naman ang nagsisinungaling sa relasyon natin. Nakabusangot na saad ni Blake. Napaawang ang labi ni Cassie sa pagdadrama ng binata sa kanya. Umandar naman ang kakornihan nito sa buhay. Parang kani-kanina lang. Sobrang galito sa kanya. Wala tayong relasyon, Blake.
pagbasag niya sa trip nito. At masama itong tinignan. Pwede na malagyan natin. Nakangising saad ni Blake at unti-unting inilapit ang mukha kay Cassie. Hindi naman makagalaw si Cassie sa gulat. Ngunit mas hindi siya makagalaw nang may narinig silang maliit na boses na nagsasalita. Mommy, who's that? Tanong ni Luke. Si Daddy po ba yan, Mommy? He's here? Parang umakyat lahat ng dugo ni Cassie sa ulo habang palipat-lipat ang tingin sa dalawang taong nagtitinginan. Kung kanina nakangisi pa si Blake, ngayon naman seryosong-seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa maliit na bata na may bit-bit na Batman toy sa kamay. You are my daddy po ba? Kasi kamukha ko po ikaw. Hindi ka na po busy sa work? Sasama ka na po ba sa amin? Sunod-sunod na tanong ng bata sa harap ni Blake habang hinahawakan ang kamay niya at nakangiti ito sa kanya. Gusto niyang umiyak, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Tinignan niya si Cassie upang kumuha ng sagot sa kanyang tanong. Umiwas lang ng tingin si Cassie sa kanya habang umiiyak. Base sa kanyang nakikitang ekspresyon nito, parang nasagot na lahat ng kanyang katanungan sa isipan. What's your name, baby boy? Nanginginig na tanong ni Blake. Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan ng bata o ang anak niya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Blake. Kinakabahan siya kung ano ang magiging ekspresyon ng bata sa kanya. Pero mas nanaig ang kanyang saya nang malamang may anak pala sila. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Agad niyang kinarga ang bata sa kanyang bisig at niyakap to ng mahigpit. Look po, ikaw po si Daddy Blake, diba po? Nakita ko yung picture mo sa cellphone ni Mommy habang nagwo-work kayo. Nakangiting saad nito habang nakayakap sa liig niya. Yes, I'm your dad. Nice to meet you, my boy. Hinalikan ng paulit-ulit ni Blake ang noon ng kanyang anak habang tuwang-tuwa naman ito. Tinigdan ni Blake ng seryoso si Cassie. Tumango naman si Cassie na parabang naiintindihan nito ang pahiwatig ng lalaki na kailangan nilang mag-usap. Pumasok na tayo. Anyaya ni Cassie sa dalawa. Hindi na bumaba sa bisig ni Blake ang anak hanggang sa pumasok na sila sa loob ng bahay. Hindi na alam ni Cassie paano nangyari ang lahat. Sa sobrang dami ng iniisip niya, hindi niya na alam kung paano ipaprocess to ng isip niya. Ngunit malaki ang pasasalamat niya kay Blake dahil hindi siya tinadtad ng mga katanungan nito. Kahit may karapatan tumagalit muli sa kanya dahil tinago niya lang naman ang kanilang anak at hindi niya ito nabanggit sa lalaki. Ngunit hindi na muling nagalit si Blake sa kanya. Nagtanong lang ito kung ano-ano tungkol sa paboritong pagkain ni Luke, hanggang sa mga gusto nito sa buhay at nangakong babawi sa kanilang anak. Kaya palagi itong dumidiretso pa uwi sa kanila upang magkasama silang tatlo, kagaya ngayon. Blake, sinabi ko kailangan na matulog ni Luke. Alas 9 na, naglalaro pa kayo? Inis ngunit mahinahong usal ni Cassie. Gabing-gabi na kasi naglalaro pa ang dalawa sa sala. Parehas na lumungkot ang mukha ng dalawa habang nakatingin kay Cassie. Para bang nagmamakaawa na wag muna. Ngunit pinanlakihan niya lang na mata ang dalawa at walang choice na sumunod ang mga ito. Halika na anak, kailangan mo na daw matulog. Punta na tayo sa kwarto mo, patutulugin na kita. Galit na ang mami mo. Nagmadali ang dalawa at sabay na pumasok sa kwarto. Dahil si Blake ang nagpatulog sa bata, si Cassie naman ang nagligpit sa kalat na iniwan ng dalawa sa sala. Napapailing na lang siya. Mag-ama nga sila, ang hilig magkalat. Matapos magligpit si Cassie, kasabay din ang paglabas ni Blake sa loob ng kwarto at mukhang napatulog na nito ang bata. Naglakad ito palapit sa kanya. May tutulong pa ba ako? Agad namang umiling si Cassie at ngumiti. Salamat Blake. Salamat kasi mahal mo si Luke ng sobra. Kahit ilang taon kayo hindi nagsama, lagi mo siyang pinapasaya. Na-appreciate ko lahat ng effort mo para sa anak ko. Natin. Anak natin. Kayo na ang pamilya ko. Kaya lahat gagawin ko para sa inyo. Gusto kong simula muli nating ayusin ang buhay pamilya natin. Gusto kong
kasama kayo. Hindi lang kita sasamahan dahil sa anak natin. Sasamahan kita bilang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kayo ang pinapangarap kong pamilya at papatunayan ko yun sa'yo. Na-deserve akong maging haligi ng magiging tahanan natin. Napaluha naman si Cassie sa harap ng lalaki. Matagal niya nang kinikimkim ang lahat ng pagmamahal niya sa binata. Ngunit natatakot siyang hindi nito kayang suklian ang pagmamahal niya. Ang tanging hiling niya lang, mahalin at tanggapin nito ang kanilang anak. Ngunit hindi inaasahan ni Cassie na kaya palang suklian ni Blake ang nararamdaman niya. At kaya nitong gawin lahat para sa kanilang dalawa, ng anak nila. Ang saya mo ngayon, Blake, ah. Parang hindi haharap sa korte, ah. Pang-aasar ni Jess kay Blake. Ganyan pala kapag may anak at asawang lagi naghihintay, no? Ganadong-ganado sa buhay. Inis na binalingan ni Blake si Jess na komportabling nakaupo sa mesa nito. Ngayon kasi ang araw na haharap ulit siya sa korte para sa hearing ng ama ni Cassie. Kung noon abogado siya ng governor, ngayon naman kalaban niya na ang governor. Hindi naging madali ang nagdaang araw sa kanila ng kanyang mag-ina. Kailangan kasi nitong tumira sa bahay niya upang maprotektahan nito sa pagbabanta ng kanilang kalaban. Magiging asawa pa lang at di ka invited sa kasal namin, ha? Sira ulo ka? Saka ano pang ginagawa mo dito? Di ba may trabaho ka? Asshole. Babalik na ako sa amin. Hinahanap na ako ni Bossing. May bagong misyon na naman atang iuutos. Napailing na lamang si Blake sa kaibigan. Hindi naman kasi talaga niya ito sekretarya. Andito lamang ito para sa misyon nito. Kaya palagi itong wala. Ano na naman ang susunod mong magiging role? Baka next time security guard ka na. Para ka nang sira ulo. Hindi niya din kasi ito maintindihan, eh, kung bakit nag-agent pa ito kaysa mag-abogado. Sabay silang nangarap na maging abogado. Ngunit lumipas sa ilang taon, nagbago ang plano nito sa buhay at nag-iba ng landas. Siya naging konsentidor na kaibigan, sinusuportahan niya lamang ito. Wala tayong magagawa sa ngalan ng trabaho. Kibit balikat na sagot nito. Malapit na ang oras, kailangan ko na pumunta sa court. Siguraduhin mo magiging ligtas ang pamilya ko. Kung ayaw mo mawala na kaibigan. Aniya at naglakad palabas ng opisina. Narinig pa niya ang reklamo ni Jess bago siya pumasok sa loob ng elevator. Ako na magmamaneho doon. Maari ka na umuwi. Utos ni Blake sa kanyang driver. Siya na ang nagmaneho. Habang umaandar ang kanyang sasakyan, may itim na motor na nakasunod sa kanya. Nung una akala niya nagkataon lang yun, kunit habang tumatagal, nag-iba na ang kanyang pakiramdam. Agad kinuha ni Blake ang kanyang cellphone at tinawagan ang kaibigan. Jess, May! Hindi pa nga nito nasasabi ang sasabihin, nagsalita na agad si Jess. I know, lumiko ka sa kabilang gilid para mahirapan silang sabayan ka. Bilisan mo ang pagmamaneho ng kotse. Sundan mo ang sasabihin ko kung anong lugar ka papasok. Papunta na mga pulis. Kagaya nga ng sinabi ni Jess, sinunod niya ang lahat ng sinabi nito, lalo na't alam niyang nakasubaybay sa kanya ang kaibigan. The hell? Agad yumuko si Blake nang magsimula nang magpapatok ng baril ang mga lalaki na kasunod sa kanya. Bilisan mo! Nasa kabilang kanto na kami! Kailangan natin sila maunahan kaya dumiretso ka lang. Utos ni Jess, nakahinga ng maluwag si Blake nang malagpasan niya ang mga pulis na nakaabang sa kabilang gilid. Narinig at kitang-kita ni Blake ang malakas na putok ng baril na ikinatumba ng nakasakay sa motorsiklo. It's all done. Natamaan ka ba? No, I'm alright. Didiretso na ako bago pa ako mahuli sa hearing. Agad pinatay ni Blake ang tawag at binilisan ang pagmamaneho ng sasakyan. Hindi siya dapat mahuli, lalo na't naroon ang kanyang mag-iina. Ayos ka na ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Cassie. Kinapkapan siya nito kaya hindi niya mapigilang matawa. Pakiramdam niya may asawa siyang sobrang nag-aalala sa kanya. Aray mahal, muntik na nga ako mamatay tas papaluin mo pa ako. Nakasimangot na saad ni Blake habang hinihimas ang kanyang braso na pinalo ni Cassie. Talagang malilintikan ka sa akin. Nag-aalala na nga yung tao, eh, tas may gana ka pang tumawa? Oo na, sorry na po. Maupo ka na doon. Tignan mo ang future husband mo kung gaano ka galing.
at kagwapo sa harapan mamaya. Huwag ka masyado may love, ha? Ako lang to. Mayabang na saad ni Blake at agad naman siyang kinurot sa tagiliran ni Cassie. Inayos naman ito ang magulo niyang necktie. Ang dami mong satsat. Maghanda ka na doon bago pa kita masapak mamaya. Napipikon na ako sa'yo. Tinulak siya ni Cassie. Napasimangot naman siya. Wala bang kiss? Suntok gusto mo? Pakunwaring nagdadabog si Blake habang naglalakad papunta sa harapan kung saan naroon ang kanyang pwesto habang lukot naman ang kanyang muka. Natatawang napapailing na lang si Cassie sa pag-iinarte ng lalaki. Simula na magsama sila, lagi na lang itong nagpapalambing sa kanya. Hindi sila nagsisisi na binigyan nila ang kanilang sarili na makilala ang bawat isa. Ngayon, pakiramdam ni Cassie buong-buo na siya. Hindi rin nagkulang si Blake sa pagbibigay ng pagmamahal sa kanila at ganun din siya. Kahit di pa sila kasal, ginagampanan niya na ang pagiging asawa nito, lalo na sa anak nila. Hindi naman sila nagmamadali sa buhay. Naniniwala sila na hindi ang kasal ang magpapatibay ng pagsasama ng dalawang tao, kundi ang pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Mommy, Daddy is cool, right? Namamanghang saad ni Luke. Habang nakatingin sa kanyang ama na mabagsik na nagsasalita sa harap. Wala siyang mapag-iwanan sa anak kaya sinama niya na lang to. Of course, baby, your daddy is cool. Kaya dapat behave ka lang, ha? Dahil mamaya makakasama na natin ang lolo mo pagkatapos nito. Matagal na nila itong pinaghandaan. Kaya naniniwala siya na matatapos na nila ang kaso ng kanyang ama sa pangatlong hearing na ito. Sabi ni Daddy, pagkatapos daw nito, aalis daw tayo. Magbabakasyon daw tayo sa ibang bansa kasama sila lolo. At may kita ko na daw ang iba ko pang lolo. I'm so excited, Mommy! Excited na saad ni Luke. Nakangiting niyakap ni Cassie ang kanyang anak at ramdam na ramdam niya ang saya nito simula nang makasama nila ang kanyang ama. Halos mag-iisang oras na sila sa loob ng korte at doon lang nakahinga ng maluwag si Cassie nang sabihin ng judge na walang kasalanan ng kanyang ama. Gusto niyang maiyak sa labis na tuwa. Nagwala ang governor sa harapan kaya agad tong hinuli ng pulis. Lalo na't may haharapin itong kaso sa pagbebenta na ipinagbabawal na gamot at iba pang masasamang gawain. Matapos makalabas ng korte ang governor, saka pa lang nilapitan ni Cassie ang kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Lumapit din ang iba pang kapatid niya at sabay-sabay silang humagulhol sa bisig ng kanilang ama. Nakangiting nakatingin lamang si Blake kasama ang kanyang anak na buhat-buhat niya. Matapos kasi ng hearing, agad itong pumunta sa ama upang magpabuhat. At sinabing gusto ding maging abogado nito paglaki. Kaya napangiti na lang si Blake. Kahit anong plano ng anak nila paglaki, susuportahan niya. Kasi ganun niya ito kamahal. Ganun niya kamahal ang pamilyang binubuo niya. Thank you, Blake. Emosyonal na saad ni Cassie. At niyakap si Blake at Luke. Anything for you, baby. But I think deserve ko na ng kiss. Reward lang. Galing ko kaya kanina. Ako din, Mommy. Gusto ko din ang kiss. Masiglang singit ni Luke habang nakataas ang kaliwang kamay sa ere. Natatawang hinalikan ng paulit-ulit ni Cassie ang kanyang mag-ama. Masayang pinagmamasa ni Cassie at Blake ang kanilang anak na masayang naglalaro sa dalampasigan ng dagat kasama ang iba pang pinsan nito. Nandito sila sa isang bakasyon sa Palawan. Kasama ang pamilya ni Blake. Ito ang gagawin nilang despedida party bago sila tumuloy sa ibang bansa. Nung una nga, kinakabahan siya. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na makikilala niya ang mga magulang ni Blake. Ngunit lahat ng kabang nararamdaman ni Cassie, nawala nung sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng ina ni Blake at umiyak pa ito na makilala ang apo nilang si Luke. Gustong-gusto na raw talaga nila makilala ang kanilang apo mula kay Blake. Ang ganda dito, no? Gusto mo bang magtagal tayo dito? O dito na lang tayo tumira? Bibili ako ng lupa para sa atin if you like. Tanong ni Blake. Isinandal ni Cassie ang kanyang ulo sa balikat ni Blake habang nag-iisip. Nagdadalawang isip siya kung gusto niya bang tumira dito. Lalo na't marami siyang gustong gawin sa lugar nila.
Ngunit kung gusto ng kanyang mag-ama na tumira dito, sino siya para pigilan ng kagustuhan ng mga ito? Di ko alam, pero kung gusto niya, why not? Ayos lang naman sa akin. Masyado nakaka-relax dito. Basta ikaw na bahala sa lahat, wala akong trabaho eh. Natatawang sabi ni Cassie. Nagbibiro lang naman siya, ngunit mukhang seryoso si Blake. Of course, ako nang bahala sa lahat. Wala kang ibang gagawin kundi alagaan ang anak natin at sa susunod pa magiging anak natin. Nakangiting sagot ni Blake habang nakatingin sa kanilang anak. Iniisip pa lang niyang masusundan na si Luke, sobrang saya niya na. Wala man siya sa panahong pinagbubuntis ni Cassie ang panganay nila. Ngunit nangangako naman siyang babawi siya sa susunod na magiging anak nila. Ngunit agad siyang napadaing ng mahina siyang paluin ni Cassie sa braso. Ano bang pinagsasabi mo? Mga anak talaga? Akala mo naman ganun kadali mga anak, ha? Pero kung gusto mo na maraming anak, kailangan natin mag-ipon para sa kanila. Kasi paano pag lumaki na sila, di ba? Kung bubuo tayo ng malaking pamilya, dapat parehas nating itataguyod to. Ayokong umasa lang sa'yo kasi pamilya natin to. Napangiti naman si Blake sa sinabi ni Cassie. Isa rin sa mga nagustuhan niya sa babae ang pagiging palaban at ang lawak nitong mag-isip. So pumapayag ka na nga sundan natin si Luke. Handa na ako. Pang-aasar ni Blake. Agad naging kulay kamati sa mukha ni Cassie nang unti-unting lumapit ang mukha ni Blake sa kanya habang nakangisi. Agad siyang napapikit nang punuin siya ng halik sa mukha ni Blake. Tumitili pa siya pero nang hinalikan siya nito sa labi, doon siya tumigil. Kahit hindi niya aminin, kinikilig siya kapag palaging nagiging sweet sa kanya si Blake. Hindi niya mapigilang tumawa kapag kinikiliti siya nito. Sali din ako, Daddy! Maligayang sigaw ni Luke. Sabay na hinalikan naman ni Cassie at Blake ang pisngi ng anak nilang si Luke. Thank you for coming to our lives, Blake. Nakangiting saad ni Cassie. No. Thank you kasi dumating kayong dalawa sa buhay ko. Kung wala kayo, hindi ko alam kung saan ako patungo. Thank you so much, Cassie, kasi tinanggap niyo ako sa buhay niyo. At binigyan mo ako ng ganito klaseng pamilya. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Pangako habang buhay ko kayong mamahalin, poprotektahan at aalagaan. Ako din po. Nag-thank you ako kay Papa Jesus kasi binigyan niya ako ng sweet at loving na parents. At nag-wish na din po ako na sana magkaroon ako ng madaming kapatid. Napaawang ang bibig ni Cassie sa narinig mula sa anak. Habang si Blake naman tuwang-tuwa sa narinig, tumawa pa ito ng malakas habang pinipisil nito ang kanyang pisngi. I think kailangan na nating sundan si Luke, love. Wika ni Blake at niyakap ang dalawa. At sa mga oras na yon, wala nang ibang mahihiling pa si Blake, kundi habang buhay silang magkasama at maging masaya kasama ang kanyang mag-ina. The...